Halina mananakop pag-ibig mo sa midulot sa taong numinimot, awa may ihulog, Panginoon, napasamit, ika'y tanglaw at siyang lakas sa pagbabago ng buhay. Halina mananakop pag-ibig mo sa midulot sa taong numinimot, awa mo'y ihulog. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang wapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, nasa huling linggo na tayo nang bago pa magkaroon ng pagdiriwang sa Pasko ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. Huling linggo ng ating paghanda para sa Kapaskuhan, pagninilay natin ang pagdalantao ng mahal na Birhen Maria sa ating Panginoon dahil sa inyong pagiging bukas sa mga pangako ng Diyos at matatag na panampalataya, naging perpektong halimbawa si Santa Maria sa paghanda sa pagtanggap sa manunubos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal at sa iyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpakasakit at pagkamatay sa cross sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pangitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ko sa tahanan ng Cedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip sapagkat ang Panginoon ay suma sa iyo." Ngunit nang gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayan ng Israel. Kasama mo kung saan man dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipon. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambana sa kanila roon.
wala nang alipin sa kanila tulad noong una. Buhat na maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako namay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Walang pag-ibig mo'y walang katapusan. Tintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan sa iyong ginawa kay David mong hirang at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y lagi magahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, matataas na hari nitong daigdigan. Lagi magahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit ang iyong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon. At sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hentil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos ang marunong sa lahat. Sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. 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 Narito ang lingkod ng Diyos, magalap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo.
sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Suma sa iyo ang Panginoon." Nagulinhanan si Maria sa gayong pangusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kahit sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos, makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Hesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyari ito gayong ako ay dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa huling oras na tayo, hindi araw. Nasa huling oras tayo bago tayo magkaroon ng Pasko, ng pagsilang ng ating Poong Hesus Nazareno. Kaya po itong ating mga pagbasa ay patungkol sa paghanda ng ating isipan at ng ating puso sa pagtanggap ng Panginoon na ating tagapagligtas sa Kanyang pagdating sa buhay natin. Ang ating unang pagbasa ay nagtuturo sa atin, una, ng hula ni Propita Isaya na kung saan ang sa pangalawang aklat ni Samuel na kung saan ang lahat ay magkaroon ng paghahanda sa pamagitan ng isang hari na siyang magkaroon ng pagbuklod ng bayan ng Israel. Pero nakita ni Haring David na siya'y nakatira sa bahay na Sidro. Samantala, ang presensya ng Diyos na napresenta ng tinatawag na kaban ng tipan o Ark of the Covenant ay naroon lang sa tolda. Kaya naisip niya na magpatayo siya ng templo. Pero sa pamagitan ng panaginip ni Nathan, nagpahayag ang Diyos na si Yahweh na una muna sa lahat na siya'y kinuha bilang pastol noon at ngayon hari na, na kanyang pagtibayin ang kanyang angkan upang ang kanyang bayan ay maging matatag
at ang kanyang paghahari, sinabi ng Panginoong Diyos na si Yahweh, ay maging matatag sa darating na sa kanyang angkan. At wala pong ibang darating ang Mesiyas na pinangako ng Diyos. Kaya itong Mesiyas ay inantay ng lahat, kaya ng atin pong Salmo 88 ay nagsasabi po sa atin sa versikulo 2 na wala talagang maliw ang pag-ibig ng Diyos sapagkat kanya pong ipinapahayag ang kanyang katapatan sa bayan na hinirang. Sa ating pangalawang pagbasa sa sulat ng Pablo sa Roma, Kapitulo 16, versikulo 25 hanggang 27, ito yung tinatawag ni San Pablo na isang misteryo, isang lihim, na noon ay hindi pa nakikita, hindi pa nasakyan, at hindi pa gaanong naintindihan at nunawaan ng lahat. Pero noong dumating na ang tagapagligtas, dumating na ang Mesiyas na Panginoong Hesus, ito'y napahayag na. At ang kanyang papahayag na ang Diyos ay sa kanyang karunungan ay magdala ng pagpapahayag ng katuparan na sinasabi ng mga propeta. Kaya itong Diyos na ipinangako at napahayag sa mga propeta na tagapagligtas natin ay ngayon magkatawang tao sa pamagitan ng mahal na Birhen Maria sa kanyang pagsang-ayon sa sinasabi ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng Anghel Gabriel. Kaya ito po yung ating napakinggan sa Ebanghelyo San Lucas, Kapitulo 1, verso 26 hanggang 38. Mayroon pong mga versikulo dito na napakahalaga na dapat po nating tingnan ng pansin. Una, yung sa versikulo 28 na sinasabi ng Anghel, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Ang atin pong New Testament, kung atin pong malaman, ito ay nakasulat sa luma na Grego na tinatawag na Koinoko na Grego. At itong Koinoko na Grego, nakasulat po dito sa versikulo 28, Kapitulo 1, Ebanghelyo ni San Lucas, Kitsaritomini. Kitsaritomini, ang root word po dito ay charis, ibig sabihin biyaya, gracia. Pag kitsaritomini, ibig sabihin nag-umapaw ang biyaya kay Santa Maria. Kaya ano nangyari kay Santa Maria nung sinabi ni Anghel na kitsaritomini siya, nagulumihanan siya. Ang Anghel naman ay nagpapalakas sa kanya, huwag kang matakot. Dahil maglihi siya ng isang lalaki. At ito yung katuparan ng pangako na sinasabi ni Propeta Isaias. Kapitulo 7, verso 14, ng isang babae na dalaga ay manganganak ng isang lalaki at ito'y tatawaging Immanuel. Imano ay kapiling. El ay Panginoong Diyos. Kapiling natin ang Panginoong Diyos. Sa ating salita, Immanuel, nawala na po yung Immanuel. Ang El kasi Panginoong Diyos yan. Kaya binibigyan talaga yan diin. Ngayon, noong nalaman na ni Santa Maria na ganun, na panatag siya, nagbigay pa rin ng anghel ng isa pang katibayan na lililiman siya ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang kanyang anak ay magiging anak ng Diyos. Pangalawa, na may nangyari ring himala sa kanyang kamag-anak na si Elizabeth. Si Elizabeth ay 80 anyos sa kanyang katandaan, tinuturing na baog at ngayon ay nagdala lang tao ng ika-anim na buwan na sa ating patron na si San Juan Bautista. At sinasabi ng Anghel Gabriel, at ito po yung mahalaga, ang versikulo 37, Kapitulo 1, Ebanghelyo ni San Lucas, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Walang imposible sa Diyos. Pakisabi sa katabi mo, walang imposible sa Diyos.
Walang imposible sa Diyos sapagkat lahat magagawa sa Diyos upang ipahayag ang kanyang pag-ibig sa atin, upang kanyang ipahayag na hindi tayo iwanan ng Diyos. Ito pa rin niya ang kanyang plano, ito pa rin niya ang kanyang gusto sa atin, na tayong lahat ay maligtas at magkaroon ng buhay na ganapit kay Jesus sapagkat may dakilang pag-ibig ang Diyos at ang kanyang pag-ibig ay kailanman hindi nagmamaliw. Ang Diyos makagawa ng lahat. Walang imposible sa Diyos. Lucas 1:37. Kaya ang sinabi ni Maria, versikulo 38, mahalaga po ito, Kapitulo 1, Ebanghelyo ni San Lucas, sinabi ni Santa Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." Ang mahalaga po dito, sinabi ni Santa Maria, siya'y dolia, alipin. Pero totoo naman na si Santa Maria, dahil ipinangako kay Ana at ni Joaquin, ay inaalay sa templo, ang tawag din sa kanya ay dolia. Pero dahil siya ngayon ay magiging ina ng tagapagligtas natin, hindi lang siya dolia, hyperdolia, pinakadakila, pinakataas na lingkod ng Diyos. Ang sinabi niya, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Ang salitang ginagamit dito sa sinabi, hindi po logos. Salitang rimata. Bakit po rimata? Ito po ang rimata, binigkas ng anghel. Ang logos po ay ang ating Panginoong Hesus na binigkas ng Diyos. At ang logos na salita ay nagkatawang tao. Kaya ang ginagamit ito na salita, rimata. Hindi po natin makita kasi sa translation natin, pero kapag katingnan po natin yan, atin po makikita na ang Diyos, napakaganda ang kanyang plano sa atin. Sistematiko ang kanyang plano at kanya pong ipinahayag na ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw dahil dakila ang kanyang pag-ibig sa atin. Kanya pong tuparin sa ibang paraan. Tinupad niya ang mga pangako niya sa lahat. Lalo't higit na ang pangako niya na siya'y darating. Siya ay suma sa atin. Salamat sa upo ni Maria. Salamat sa pag-upo ng mahal na Birhen Maria. Palakpakan po natin ang mahal na Birhen Maria sapagkat sa kanyang pagsangayon sa kalooban ng Diyos, suma sa atin ang ating poong Hesus Nazareno at tayong lahat ay maligtas. Salamat sa Diyos. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, hindi tayo iiwanan. Magpakailanman, hindi tayo makakalimutan ng Diyos dahil dakila ang kanyang pag-ibig sa atin. Amen? Puray natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya kay Hesus Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa nalalapit na pagdating ni Hesus Kristong ating manunugos. Sa bawat panalangin ating itutugon, O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ng Birheng Maria, nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono ay maging bukas sa pagdaluha at nagigipit, mga nag-iisa at napababayaan. Maramdaman nawa nila ang pagkalinga mo, Ama, sa tulong ng mga taong nagmamalasakit. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga nurse, doktor at iba pang nangangalaga sa mga may karamdaman, gabayan at patatagin mo nawa sila ng espiritu sa bawat pagsubok ng kanilang kinakaharap. Manalangin tayo. O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Patuloyin mo, Ama, ang lahat ng mga pumanaw sa kalwalhatian ng kalangitan. Manalangin tayo.
O Diyos ng biyaya, dinggin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Dinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos Ama. Tulad ni Maria, dulutan mo ng galak ang aming mga puso upang matanggap namin ng buong sigla ang iyong dakilang anak. Hiling namin ito sa pagitan ng iyong anak kasama ng Espiritu Santo magpasaw ng hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagdating mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha at mga propita, ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na birhing kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya nilahad ng San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag, ngayong pinaghandaan namin ang naging araw ng kanyang pagsilang, kami na nabik at nangilubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa lumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaysa gamit sa pamagitan ng Espiritu kayong banal na makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. At iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga patid namin na himlayan may pag-asang sila muling mabuhay ganin ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo niripatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluuban ng kawipaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tila'y salat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ay gulo na nga ng mundo, hirap, sakuna at lungkot, kaya't sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayang ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Kaysaya dapat ng Pasko, kung bawat pamilya ay buo. Kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayang ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
amin ang pinagsaluhan ng piging na nagbibigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo na kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namabagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia, Banal na Misa ng panghuli na linggo at mga oras bago yung Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Salamat sa lahat ng narito, lahat ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at ang posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggay ng Poong Hesus Nazareno. Salamat po sa lahat ng tumutulong sa Quiapo Church. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng Poong Hesus Nazareno. Plakpakan po natin ang lahat ng naglilingkod at lahat ng narito na tayo ay nanabik sa pagdating ng Panginoon ngayong Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Ito po ang dapat nating gawin. Buksan natin ang ating mga puso upang ating matanggap ang Panginoon ng may pag-ibig. Ngayon po ang pagbasbas na solemne sa Adbiyento. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo at hingin ang pagbabasbas. Makapangyarihang Diyos Ama ng buktong na anak na siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating ay siya rin nawang pumupuspo sa inyo sa pagpapala ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa panampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng katawang taong manunubos ay puspusin naman niya ng gantimpalang buhay na di matatapos. Kapag siya ay dumating ng may kadakilaang lubos, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mahiging taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aaral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.